Hi guys! Welcome na naman sa ating panibagong topic. Ito ay kung bakit hindi kumakain ang ating mga aso. Actually guys, ang mga aso ay mahilig kumain. Nagpuppy dog eyes man sila sa iyo mula sa ilalim ng hapagkainan o hinahabol ang pizza crust sa bangketa, madalas na tila ang pangunahing misyon nila sa buhay ay ang makakuha ng pagkain. Kaya't kung ang iyong tuta ay biglang nawala ng gana, ito ay tiyak na medyo makakapapahala. Bakit hindi kumakain ang aking aso? Maaring huminto sa pagkain ng iyong aso dahil nakaramdam siya ng pagkahilo o nakakain ng masama. Ang mga aso ay may magandang gana, kaya kung sila ay mapili, lalo na kapag ito ay sinamahan ng mga talamak na palatandaan tulad ng paminsan-minsang pagsusuka o paminsan-minsang pagtatae at malambot na dumi, kadalasan ay may pinagbabantayan na problema sa GI na nangangailangan ng higit ng pansin. Iyan ay mas karaniwan kaysa napagtanto ng mga tao. Maaring ibukod ng iyong veterinaryo ang pinagmulan ng pagkakabalisa mula sa mga allergy sa pagkain hanggang sa nagpapaalam na sakit sa bituka. Ano ba talaga ang mga rason or cause bakit ang mga aso ay hindi kumakain o hindi kumain? Alamin natin guys kung ano ang mga reasons kung bakit ayaw nilang kumain. Number 1, mga problema sa ngipin. Ang mga problema sa ngipin ay kadalasang nagdudulot ng pagkawala ng gana. Tulad ng panakit ng ngipin ng mga tao, ang iyong tuta ay maaaring hindi gaanong gustong kumain kung may sira sa kanilang mga ngipin. Kaya magandang ideya na suriin ang bibig ng iyong aso kung may anumang bagay na dumikit sa kanilang mga ngipin o kilagid. Ang mga sinyalis ng isang mas malaking problema sa ngipin ay kinabilangan ng mabahong amoy, anumang maluwag na ngipin, o maraming tartar build-up. Kung makita mo ang alinman sa mga ito, siguraduhin magpatingin ka agad sa veterinaryo. Ang mga problema sa ngipin ay maaaring magdulot ng problema sa pagkain, sabi ni McCloskey. Ang mga aso na may mga problema sa ngipin ay maaaring malaglag ang kibo, umunguya sa isang gilid o maglaway ng labis. Ang mga matatandang aso ay mas apektado, lalo na ang mas maliliit na lahi. Idinagdag ni McCloskey na ngunit anumang aso ay maaaring magkaroon ng sakit ng ngipin o kahit na mabali ang ngipin. Ang isa pang malaking sinyalis na ang mga ngipin ay ng iyong aso ay nangailangan ng pangalaga, maaaring ang iyong aso ay interesado sa pagkain at sinisingot ito. Ngunit napakasakit na talagang kumagat at ngumunguya. Pangalawang reason or cause, mga pagbabago sa kapaligiran. Ang mga pagbabago sa kapaligiran o nakagawian ay maaaring magalit sa ilang mga aso at nakapagpatigil sa kanila ng pagkain ng ilang sandali.
kung ang iyong tuta ay nakaranas ng isang nakakabahalang kaganapan kamakailan, maaaring ito ay dahilan. Ang dahilan, karaniwan kapag ang unang pagkabalisa ay lumipas na, ang mga aso ay babalik sa kanilang normal na gawi sa pagkain. Next is medication, gamot. Totoo rin ito para sa mga pagbabakuna o mga bagong gamot. Paminsan-minsan, maaari silang maging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng gana sa mga aso. Ngunit dapat itong mawala sa loob ng isang araw o higit pa, hanggat ang iyong tuta ay wala sa isang hypoallergenic diet. Ang isang maliit na manok at bigas ay maaaring makatulong minsan sa pagkawala ng gana dahil sa gamot. Sobrang pagpapakain. Minsan maaaring walang problema ang medical o asal na nagiging sanhi ng pagtanggi ng iyong aso sa hapunan. Baka hindi lang sila gutom. Ang pagbibigay sa mga aso ng masyadong maraming treat o overfeeding sa pagkalahatan ay nakakagulat na madaling gawin. Tandaan na ang mga iminungkahing halaga sa packaging ng pagkain ay karaniwang labis na tinatantya ang halaga na kailangan ng isang normal na aso. Subukang panatilihin ang isang listahan ng bilang ng mga treat na nakukuha ng iyong aso sa isang araw at siguraduhin walang sinuman sa bahay ang kumukuha ng pagkain sa kanila. At gaya ng nakasanayan, makipag-usap sa iyong veterinaryo kung hindi ka sigurado kung gaano karami ang dapat mong pagkainin. Picky eater. Kung ang iyong aso ay hindi itinaas ang kanyang ilong sa lahat, ngunit tinanggihan lamang ang ilang mga pagkain, iyon ay isang magandang sinyalis na walang seryosong mali. Maaring mayroon kang isang masela na kumakain sa iyong mga kamay. Masela na ang problemang ito ay kadalasang nangyayari sa mga aso na pinakain ng iba't ibang uri ng pagkain na madalas na nakakakuha ng mga scrap ng mesa o pinapakain sa hindi tugmang oras. Ang mga tuta ay kilalang makulit na kumakain. Kung napansin mo ang iyong bagong tuta na tumatangging kumain, hindi ito nangahulugan na ang iyong aso ay may sakit. Ang mga bagong tuta ay kumukuha ng marami ng sabay-sabay. Maaring kailanganin nila ng oras upang mag-adjust sa kanilang bagong buhay. At maaaring kailanganin mong mag-eksperimento sa kanilang pagkain. Kung ang mga aso ay nakasanayan ng regular na kumuha ng mga pagkain ng tao, gaya ng mataas na taba, masarap na subo ng keso o salami, maaari nilang iangat ang kanilang ilong sa kanilang blender keyboard sa pag-asang may darating na mas mahusay mamaya. May matinding karamdaman ng iyong aso. Ang mga nakakahawang sakit tulad ng parvovirus o mga kondisyon tulad ng pancreatitis ay maaaring iba pang dahilan kung bakit hindi kumakain ang iyong aso. Sabi ni Teller, ang iyong tuta ay maaaring magkaroon ng isang nakamamatay na karamdaman tulad ng gastric dilatation at bulbulus na nagiging sanhi ng pag-ikot ng tiyan kaya walang pumasa o kahit na cancer.
Kapag ang iyong aso ay talagang may sakit, malamang na matamlay din siya. Masusukan ng marami, magtae o kahit dumi ng dugo o uubo at babahing. Ang oras upang mag-alala ay kapag ang iyong aso ay hindi kumikilos ng normal, lalo na kung siya ay tumanggi sa mga treat o pagkain ng mga tao, o kung ang kanyang gana sa pagkain ay humihina at humina. Yan ang sabi ni McCloskey. Nakalunok ang iyong aso. Ang pagkain ng isang bagay na hindi nila dapat ay isa pang dahilan kung bakit hindi kakain ng iyong aso. Ang mga aso ay matakaw na kumakain, kaya't madalas nilang ibinaba ang mga bagay na hindi dapat, tulad ng mga laruan, bola ng tennis, at maging mga tampon. Ito ay totoo, lalo na kung ang iyong aso ay bata at mapaglaro. Kaya talagang gusto mong iwasan ang mga karaniwang panganib sa likod bahay na aso. Isang palatandaan. Kung ang iyong aso ay nagsuka o naglalabas ng mga piraso ng sabihin nating plastic, sabi ni McCloskey, kung ipapasa niya ang lahat, malamang na okay siya. Ngunit kung mayroon kang aso na hindi kumakain at nagsusuka, maaring mayroon siyang bara sa kanyang bituka. Pagkatapos ay kailangang magpa-ultrasound ang veterinaryo upang makita kung ano ang natigil at malamang na operahan ito upang mailabas ito. May sakit ang iyong aso. Ang mga aso ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho nang sinusubukang i-mask ang sakit. Ngunit iyon ay maaaring isa pang dahilan kung bakit ang isang aso ay hindi kumakain. Siguro masakit lang na bumangon at lumakad papunta sa mangkok o tumayo o yumuko para kumain. Ang ilang mga lahi tulad ng Dachshunds at Dobermans ay madaling kapitan ng mga problema sa leeg o ang iyong tuta ay maaaring magkaroon ng osteoarthritis o kahit na cancer. Kung nagtataka ka kung iyong aso ay nakapikit, nanginginig kapag inalagaan mo siya, o kung ang iyong tuta ay nagtatago, kung ito ay isang bagong pag-uugali na hindi pangkaraniwan para sa iyong aso, maaaring makatulong ang mga veterinaryo na matukoy kung ano ang nangyayari. Yan ay sabi ni Melissa Bain, DVM professor ng clinical ng pag-uugali ng hayop sa University of California, Davis School of Veterinary. Pagkain ng iyong aso ay hindi masama. Ang mga aso ay hindi ganoon ka-discrimina. Ngunit paminsan-minsan kapag may nasira, hindi ito kakainin ng iyong aso, sabi ni Teller. Maaring ito ay isang masamang bag ng kibol o marahil ang manok na iyong pinakuluan para sa iyong tuta ay hindi naluto ng lubusan. Paano malaman na iyon ang dahilan kung bakit hindi kumakain ng iyong aso? Ang iyong aso ay kakain ng isang treat
ngunit hindi kakain ng pagkain. Nabaril ang iyong aso. Minsan ang mga pagbabakuna ay maaaring magdulot ng mahinang pagkahilo o pananakit na naging sanhi ng pansamantalang paglubog ng gana ng iyong tuta, sabi ni Terror. At idinagdag na ito ay isang medyo bihirang kaganapan. Maaring tumagal ito ng 24 na oras. Kung ang iyong aso ay hindi interesado sa pagkain, kaagad pagkatapos ng pagbabakuna, pagkatapos ay mag-alok lamang ng susunod na regular na pagkain pagkatapos nito. Ang iyong aso ay wala sa bahay. Ang ibang mga aso ay labis na nasasabik o na-stress habang naglalakbay at pagkatapos ay ayaw kumain. O sila ay dumaranas ng sakit sa paggalaw habang nasa sasakyan. Karaniwang nalulutas ito kapag tapos na ang paglalakbay, pagsakay sa kotse, sabi ni Teller. Kung mananatili ka sa isang bagong lugar at tela hindi interesado ang iyong aso sa isang pagkain, maghintay at subukang muli sa ibang pagkakataon, inirekomenda niya. O kaya'y aakitin siya ng masarap tulad ng pagkain sa loob ng mangkok. Stressed ang aso mo. Ang matinding separation anxiety ay maaaring makasira sa gana ng iyong tuta. Kung isang aso ay sobrang takot kapag umalis ang may-ari, madalas siyang hindi kumakain. Kapag umuwi ang may-ari, madalas na binabati ng aso ang may-ari at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa mangkok upang kumain. Ang isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng mga may-ari ay kung ang aso ay hindi kumakain sa mga partikular na oras ng araw. Sabi ni Bane, ang mga aso ay humihinto sa pagkain kapag sila ay nakasakay sa mga kulungan, unawan din, naiwan din sa pagngangalaga ng iba. Ang pag-aayos. Maari mong pakainin ang iyong mabalahibong miyembro ng pamilya ng bagong pagkain sa isang bagong mangkok o laruan, o lumipat mula sa tuyo patungo sa dilata o kabaliktaran. Ang iyong aso ay humahawak. Hindi kakainin ng iyong aso ang kanyang paboritong kibol, kaya lumipat ka ng mga tatak. Kapag huminto siya sa pagsubo niyan, bibihisan mo ito ng mas masarap tulad ng keso o manok. Hindi nagtagal ay nakaupo ka na sa tabi ng iyong aso at hinihikayat siyang kumagat habang iniisip, bakit hindi kumain ang aking aso? Ito ay nagpapakain sa pag-uugali ng naghahanap ng atensyon kung saan ang aso ay nagsasabi, kung hindi ako kumain, ang aking may-ari ay magbigay sa akin ng isang bagay na mas mahusay. Paliwanag ni Bane. Isa pang pagkakaiba-iba. Nasanay ka na ang iyong aso sa pagkain ng mga tao. Pinakain ng kamay mula sa mesa. Ang solusyon, pagkatapos mong makuha ang ukay mula sa iyong veterinaryo at kung ang iyong aso ay walang medical na problema, ilagay ang kanyang ulam ng plain dog food at kunin ito pagkatapos ng 15 minutes kahit na hindi niya ito kinakain. Iminimungkahi ni Bane, subukang muli sa gabi, ginagawa ang parehong bagay hanggang sa makuha ng iyong aso ang memo.
Kung ang mga scrap ng mesa ay sumisira sa gana ng iyong aso, pakainin siya sa ibang oras at ilayo siya sa mesa habang kumakain ka. Kalidad sa pagkain. Kung ang iyong aso ay biglang huminto sa pagkain ng isang tatak na pagkain na nagustuhan niya sa loob ng maraming taon, una, i-double check ang pagkain ay hindi nawala. Magbukas ng bagong pack kung maaari mong makita kung kakainin niyo ng iyong aso. Minsan ang tuyong kibol ay maaaring magkaroon ng amag na hindi natin nakikita, ngunit naaamoy ng mga aso. Ang mga sangkap ay maaari ring magbago, kaya maaaring sulit din na subukan ng ibang lasa. Kawalan ng may-ari. Ang ilang aso ay hindi hawakan ang kanilang pagkain habang nasa labas ka, ngunit magsisimulang kumain sa sandaling bumalik ka sa pinto. Ang mga aso ay likas na hayop at maaaring maging mas komportabling kumain kapag nasa bahay ka. Kung ito ang kaso, subukang tiyakin na pinapakain mo ang iyong aso nang hindi bababa sa 10 hanggang 15 minuto bago ka umalis upang magkaroon sila ng oras upang tapusin ang kanilang pagkain bago ka maghiwalay ng landas para sa araw.